nakalipas na taon, kabi-kabila ang nabibiktima ng mga investment scam sa Pilipinas, lalo na sa maraming bahagi ng Mindanao. Pero ngayon, ang puntirya naman daw ng mga scammer ang tinagurian pa man ding mga modernong bayani, ang ating mga OFW o Overseas Filipino Workers. Ang latest na nabiktima, mga Pinay DH o domestic helpers sa Hong Kong. Katunayan, tinatayang nasa 30 mga OFW sa Hong Kong ang humihingi ngayon ng tulong kung paano mako-corner ang taong di umano ng scam sa kanila. Ang kabuuang halaga ng di umano na tangay sa kanila umabot na ng 10 million pesos at ang paraan daw ng pambubudol, investment scheme. Malaki na naman yung offer, parang nainganyo ka ba? Parang hirap po't kumita ng pera tapos magiging ganun lang po, ma-scam lang. Sa akin lang sana, ibalik niya yung pera. Kahit kunti lang may balik sa akin. At ang masakit pa rito, di umano ang nanloko sa kanila sa ibang bayan. Kababayan din natin, kapwa Pilipino. Naman yun, Bi. So very, very happy tayo. And shout out tayo sa mga members na naadiriya karon. Ano nga ba ang modus ng ganitong investment scam? Sa ating mga kababayan, saan mang panig ng mundo, manood po kayo para hindi maging biktima. Isa sa mga tinatayang mahigit 200,000 na OFW sa Hong Kong, si Lori. Hindi niya tunay na pangalan. 7 taon na ritong domestic helper. Hindi naman namin pinupulot dito ang pera. Kada sentimo ay mahalaga para sa amin. Aminado siyang hindi sapat ang kanyang kitang 21,000 pesos kada buwan para sustentuhan ang dalawa niyang mga anak sa Pilipinas. Kaya hulog daw ng langit nung nakilala niya ang kapwa OFW sa Hong Kong na si Carla. Hindi nito tunay na pangalan. Na naging makeup artist daw niya nung ikinasal siya sa Hong Kong noong 2019. Kaya si Lori nagtiwala agad kay Carla nung alukin siya nitong mamuhunan sa pinatatakbo nitong investment scheme. Nakikita ko may pinopost siyang mga investment paluwagan. Sobra kasi kahit naman sino maiinganyo dun sa mga offer ng investment niya. Ang ipinasok na pera, pinangangako ang tutubo ng 15 to 50% sa loob lang ng 35 days. Kaya si Lori agad nag-invest ng 5,000 pesos na sa loob lang daw ng isang buwan naging 6,000 pesos. 20% agad ang tubo. 2022, bago ako umuwi ng Pilipinas, nag-invest ako sa kanya ng 100,000 kasi magiging 200,000 siya within 4 months. So every month, magpipay out ka ng 50,000. Dahil na rin sa makinita ng kanyang investment. Napaayos daw ni Lori ang bahay nila sa Pilipinas. Makailang ulit pa raw siyang nakauwi sa kanilang probinsya ng Quezon Province. Hanggang si Lori, hindi na lang naging investor, nainganyo na ring maging agent ni Carla para maghanap ng iba pang mamumuhunan sa kanilang investment. Marami na rin nagsasabi sa akin, sa una lang yan. So hindi ako naniwala sa kanila kasi talagang kumikita talaga ako sa investment. Ang dami ko na naging payout, parang nakuha na yung tiwala ko. Pero makalipas ang isang taon ng swabe raw nilang transaksyon, ang sinimulan ni Carla na negosyo, nagsimula na raw mabulilyaso. Bali, nakakaproblema na pala by January 2023. Ang huling payout ko sa kanya is February 3rd week. Hanggang si Carla, naglaho na lang na parang bula. Bit-bit ang kabuuang hinulog ni Lori na umabot na ng halos 1,000,000 piso. Feeling ko na iwan kami sa ere, lahat kami, kumaga parang nasa heaven kami nung nagpe-pay out kami ng maayos, tapos biglang nawala siya. Ang Ponzi scheme ay isang investment fraud na nangangako ng mataas na return sa mga tao na walang risk. Ang focus ng scheme na to is to attract more people, more investors, dahil doon nila kukunin yung mga pinangakong return no sa mga naunang investor.
Saka na lang nalaman ni Lori na hindi lang pala siya ang nabiktima ni Carla. Pati na ang nasa mahigit 30 pang mga kapwa niya Pinay DH sa Hong Kong. Ang 3 dekada ng OFW sa Hong Kong na si Lita, hindi rin niya tunay na pangalan, ininvest pa raw kay Carla ang pinagbentahan niya ng lupa sa Pilipinas na ang halaga umabot ng 800,000 pesos. Pinangakuan daw kasi siya nitong tutubo ang kanyang pera ng 20% sa loob lang ng isang buwan. May kaibigan kami na ipinakilala niya yan sa akin last year. Tita ang tawag nila sa akin. Ni-refer niya sa akin kung gusto kong mag-invest. Sakto raw sana ang nasa 5 million pesos na nakatakda niyang kubrahin matapos ang halos isang taon para makapag-retiro na at magnegosyo sa Pilipinas. Pero nung kukunin na raw sana ni Lita nitong Enero ang pera o ang kanyang investment, nag-iba na raw ang paraan ng pakikitungo sa kanya ni Carla. Kaya noong December, hinahold na nila yung pera ko. Nagtiwala pa rin ako. Nahiya ako sa pamilya ko. Wala nang mangyayari dahil nising kong tuleng, iniwan niya kami sa ere na wala ng pera. Anong may iuwi namin? Kahit kunti lang may balik sa akin, okay lang. Basta meron lang ako mapag-umpisahan sa Pilipinas. Walang kamalay-malay ang mga OFW sa Hong Kong na bago pa man sila napapayag ni Carla na mag-invest, nauna na pala itong nang-engganyo ng investors sa mismong probinsya niya sa Pilipinas, sa Kidapawan City sa North Cotabato sa Mindanao. Naman yun, Bi. So very very happy tayo. And shout out tayo sa mga members na naadiriya karon. Isa sa mga napaniwala nito, si Nelvin, na dati raw hairdresser ni Carla sa kanyang salon. Nung una, duda na raw talaga si Nelvin sa investment scheme nito. Talagang hindi pa ako na-convince talaga na maglagay kasi na-scam naman kami dito ng ilang beses na. Pero kalaunan, unti-unti raw siyang nakumbinse, lalo't sa salon din daw nila nagaganap ang payout. Yung umpisa talaga na sinali ko sa kanya is yung 20,000 niya magiging 26,000, good for 35 days. Dahil may nakukuha na ngang pera si Nelvin noon, nagbenta pa siya ng mga kambing at ininvest na rin pati ang kanyang ipon sa pagsasalon. Ang naipasok nga raw ni Nelvin na pera kay Carla, umabot na ng halos kalahating milyong piso. Malaking tulong kasi nagpaplano kami ng asawa ko na malagay sa bangko para sa ano ng mga anak namin, yung educational plan. Ang malaking tanong ngayon, nasaan na si Carla? Pinupost kasi yung bahay na pinapagawa niya, nakabili siya ng sariling sasakyan. Sa ngayon, ay report na siya sa pulis dito sa Hong Kong kasi ang sabi is nasa Pilipinas na raw. Kasama ang mga kawani ng barangay, pinuntahan nila ang bahay ni Carla sa Kidapawan City. Pamilya ng ano ni bahay na yan. Hanggang sa... Ayo! Paano-ano niyo ko si... Mabawi pa kaya ng kanyang mga diumanoy na biktima ang natangay sa kanilang pera na aabot na suma total ng 10 million pesos. Ibalik niya yung pera. Kahit kunti lang may balik sa akin, okay lang. Paano rin ba hindi mabubudol ng mga investment scam? Tutok lang dahil tuloy-tuloy ang pagtugis sa itinuturong scammer. Very very happy tayo. Aming pagbabalik. Ayo. OFW sa Hong Kong, pinaghahanap ngayon ng mga kapwa niya OFW matapos di manong itakbo nito ang kanilang pera na umabot na ng mahigit 10 million pesos. Sobrang hirap po't kumita ng pera tapos ma-scam lang. Kahit kunti lang may balik sa akin, okay lang. Pinupos kasi yung bahay na pinapagawa niya, nakabili siya ng sariling sasakyan. Ang sabi is nasa Pilipinas na raw si... Naman yun, Bi. So very very happy tayo. And shout out tayo sa mga members na naadiriya karon. Kaya kasama ang mga kawani ng barangay at ang aming team, sinadya nila ang bahay ni Carla sa Kidapawan City. Hanggang sa... Hey!
Humarap ang tiyahin daw nito na si Lalang. Nilakaw ramato sila atong April. Nagkita mi ni murag last December 2021. May nakapagturo sa isa raw sa mga agent ni Carla. Si Manilyn. Nasa 16 yata kami, ma'am. Stricto siya, ma'am, pagdating as admin. Bawal magtanong kasi roles niya daw yun. Pero paglilinaw ni Manilyn, biktima lang din daw siya ni Carla. Katunayan, ayon sa kanya, sayang na sayang daw dahil natangayan din daw siya ni Carla ng kalahating milyong piso. Nagkakilala kami kasi siya yung girlfriend ng pamangkin namin. Pati yung papa namin, yung biyanan ko, ma'am. Yung sa prenda niya sa lupa, nilagay niya din doon. Kaya nga, naawa kami kasi baga mga senior citizen na po. Nawala pa yung pinaghirapan niya. Nasa 800,000 po. Wala na raw silang balita tungkol kay Carla. Deactivate siya sa mga account niya. At dahil silang mga agent daw ang nakapronta sa investors, sila pa raw ang abunado sa mga ito. Ang masaklap pa rito, pati raw si Manilyn, nakatatanggap ngayon ng pagbabanta sa kanyang buhay. Umabot man sa bomb threat. Masakit sa amin kasi hindi namin iniisip si admin na ibang tao na. Ang pamangkin ni Manilyn na nobyo ni Carla, lumantad para magpaunlak ng panayam. Si Jake, hindi rin niya tunay na pangalan. Siya ang ako ang soon to be wife nta. Pasko pa raw nitong nakaraang taon nung huli niyang nakita ang kanyang nobya. Ang katong nagsulod akong kapital, gibawi o giback out ang ilahang kwarta. So wala na ikapi out. Ako galing kaya rabo ko sa mga taong. Kabalo man ko naghan na mga death threats, pero dili na ko mablame ang ang mga tao. Kung mangarap ta na nga na milyones, ako dili na po siguro ko mutrabaho o karog sa gingan. Bagamat sinabi raw sa kanya ni Carla na plano nitong umuwi ng Pilipinas, hindi naman daw nito sinabi kung saan ito tutuloy. Sa pagkakaroon, wala na dyan may direct contact. Bisan pa man sa iyang pamilya, asa ka itong mga biktima, mga ayo radyo, sorry. Ang kapatid ni Carla nagbigay ng pahayag sa aming programa sa pamamagitan ng isang text message. Hopefully this issue will follow in court para legal po ang lahat. We are not guilty in all accusations. As a sister I knew, she has good intentions sa lahat. Hindi lang siya ang nagra-run at nakikipag-transact. Samantala, ang mga biktima ni Carla sa Kidapawan City nagpadala na ng mensahe sa National Bureau of Investigation sa pamagitan ng email para formal nang maghain ng reklamo. Ang kanilang email na ipinadala sa amin ay aming babasahin. Pinaka-importanting ma-establish natin yung ginawang pagbabayad. Ano ang means o mode ng payment na ginawa nila? We can connect you with the consulate, with the embassy, to file the proper complaint kung ikaw ay nando sa ibang bansa. Tutulungan ka ng ating embahada. Pag nagbibigay siya ng mataas na kita at walang risk, scam yun. Second, nagre-require siya na mag-recruit ka ng maraming tao or marami pang investors para mas kumita, no, sa investment na yan. Yun ay isang red flag. At pangatlo, pag walang kontrata, scam yun. Ito po ay hindi registrado sa SEC. Ito yung bagong batas. Ito yung Financial Products and Services Consumer Protection Act na kung saan ipinagbabawal din ang tinatawag na investment fraud. 21 years din po ang pagkakulong dito. Shoutout tayo sa mga members na naadiriya karon. Nasaan man siya ngayon, magpakita siya, isettle niya yung mga taong iniwanan niya ng kanyang investment. Yung mga napundar niya, ibenta niya at ibalik sa amin. Kasi kami ang naghirap diyan. Dugo at pawis ang puhunan ng ating mga OFW para kumita ng pera sa ibang bansa. Hindi pa kwentado dyan ang sakripisyo at pangungulila nila sa kanilang mga pamilya. Kaya napakasaklap na sa isang iglap mawawala ang kanilang mga pinag-ipunan at pinaghirapan. Paulit-ulit po naming ipinapaalala na kung ang ipinapangako too good to be true o talaga namang easy money o masyadong malaki ang ipinapangakong interes,
dapat nang magduda. Huwag pabubudol. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.